So, ito mga kabanat, no, sa mamaya na ako magbibigay ng reaction. Panoorin natin itong birada ni Risa Ontiveros laban kay Pastor Kibuloy na ito ipapaalis niya na talaga mga kabanat. So, panoorin niyo nito. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Kibuloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a Gikan sa Masa para sa Masa event with vloggers. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, mag-debate tayo yung dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing. Pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules. Kayo, walang rules. Tinatakbo din yung bola sa gusto nyo. Walang dribble, wala kayong foul. Sila na referee. Kangaroo court po. Doon naman sa boxing, siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya panalo. Pastor, may press con si si Senator. This level of mockery. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo... So, nakakat nila. Mayroon. Kasi parang pinatawag pa kong ni Ontiveros na ayaw, tapos dito ako sila sa social media na parang naman mo yan, parang kung di ka magano'n ko, yung book, yung content, and yung question by them. Kaya, napilitan ako na magbigay ng sabit ng condition. Ang problema, noong primero pa itong bukas, sinabi ko sa kanya, those are criminal allegations. They are not supposed to be heard there in the Senate. Diretso ka na doon sa fiscal kasi meron naman kayang mga affinitik yung sinabi mo. Doon na yan mo na dito because you are overlapping the judiciary functions and powers of the judiciary. You are not a judge. Number one, ayaw mong matapayot because you are not a judge. It should be in there. Sa pinilit niya, kasi para makilas na nila siya dito, invoking his power there. So, nabigyan ko ng selective conditions. This level of mockery of a constitutional exercise of duty by a committee of the Philippine Senate is unprecedented and disturbing, and further confirms Kibuloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Nako. Hindi na yung audio. Nila. Sa abogado ni Kibuloy itong ruling of the committee. Once matanggap nila, ifo-follow up ko na yung sinabi ko nung huling committee hearing na request kay SP na ipa-aresto na si Kibuloy. Opo. Ma'am, bigyan nyo lang kami ng walkthrough. So pagka-request kay SP, meron po ba siyang given period? Ilan yung at least araw para pirmahan ni SP yung order for arrest? And ano yung susunod po na mangyayari?
I think the given period ay naglapse na, yung non-extendable period of 48 hours para sumagot si Kiboloy dun sa show cause order. So at least nagawa na niya iyon. So any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Last na lang. Sabi ng Kamara, O ano pa man, sa kung meron akong mga kasamang senador na sumusuporta sa kanila, dahil yun naman po ay karapatan ng bawat isa sa amin magkaroon ng sariling posisyon. At mabuti, meron namang rules ang Senado na aming lahat na sinusunod. Kaya't kung merong anumang manifestation na gagawin, kung may kakailanganing bilang sa alinmang bahagi ng Senado, yun po ang gumagabay sa aming paghakbang o hindi paghakbang sa mga susunod na yugto ng proseso tulad ng investigasyon. And so far, pinakita po ng Senado sa aming mga sarili, isa't isa, at higit sa lahat sa publiko, na kayang-kayang isulong ng Senado sa pag-exercise ng kanyang mandato, sa pag-exercise ng kanyang konstitusyonal na kapangyarihan, yung kanyang mga tungkulin. Partikular at lalong-lalo na sa ganitong usapin ng hustisya para sa mga babae at mga menor de edad. Okay, next, Marlon. Kaya nila pinupush yung mag-zoom na lang yung pag-testify ni Kiboloy. Well, gaya ng sinabi ko po dati, magpakita muna si Kiboloy ng kahandaan humarap sa komite bago siya humingi ng kung ano-anong leeway tulad ng iba't ibang paraan ng pagharap. At gaya ng nabanggit ko rin dati, may precedent na hindi pagbigyan ang ganyang klaseng hiling dahil precisely din pahihinain yung kakayahan ng Senado magpa-appear kahit minsan sa isang investigasyon ng bawat resource person. Ang suma total ng pag-appear pa ni Kiboloy sa ngayon sa Senado, sa komite, ay zero. No? At sa kahandaan, lagi namang ipinakita sa nakaraan at any moment, nananalig ako na handa ang buong Senado at anumang bahagi niya alagaan at panghawakan ang seguridad ni namang resource person na aming paarestohin at paaapirin sa isang Senate hearing. Ma'am Cecil, bago yung custody, ma'am, nandun yung hinaharap natin that if ever magkaroon ng warrant, i-arrest siya. What if may resistance? And hihingi ba kayo ng tulong sa PNP? Kasi considering yung strength ng OSA, hindi kakayanin if ever. Ano po yung nakikita natin? Although it's an operational thing, you might want to give us some oversight. Buong paniniwala ko sa kahandaan at kakayahan ng OSAA bilang frontline ng security ng Senado, gawin muli ang kanilang tungkulin. Tulad ng pag-serve nila ng subpoena kay Kiboloy dun mismo sa address niya sa Davao. Tulad ng isinagot ng DILG sa isang hearing, kung hingin namin sa pamamagitan ng OSAA ang tulong ng PNP, ay pwedeng-pwede po naming hingiin yon. At tulad sa mga raming pagkakataon noon na hiningi pati ng aming komite, ang tulong ng PNP o ng NBI sa ganitong klaseng mga investigasyon ay naging laan naman po sila na ipagkaloob iyan, kaya umaasa pa rin ako sa dati na nilang pagtulong. Magtatanong po tayo sa DILG or sa PNP kung possibly merong physical resistance pagka i-arrest doon. Kasi di ba natatandaan mo yung kay Ecleo po? Mm. Di ba parang isang batalyon yung nawala kasi aaresto siya? Ito religious leader din po. So ano po yung anticipation natin? Thank you. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito, na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kiboloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Pero sa anumang scenario na magmaterialize, for one, ang PNP ang pinaka may kakayahan ng institusyon sa loob ng ating gobyerno. Siguruhin ang kaligtasan ng publiko at siguruhin ang pagtupad sa ating mga batas, pati ang
pagtaguyod sa mga normal na proseso ng iba't ibang bahagi ng ating gobyerno, pati na namin dito sa Senado. So yan mga kabanat, no? Talagang disirido itong si Risa Ontiveros na tutuloyan itong si Kibuloy sa kabila ng banta, no? Hindi siya natatakot na yung mga supporters ni Kibuloy ay magwala ito sa kalsada. Hindi siya natatakot, no? Umaasa pa rin siya daw na walang physical. Hindi ako maniniwala, mga kabanat, kung ipapa-aristo niya ito na walang mangyayaring resistance talaga. Kasi ito'y religious leader at na ayon sa sinabi nila, napakarami daw itong followers. So palagay ko yung mga followers, hindi yan papayag na aresto yun itong iyang kanyang ano, no? Ang kanyang, ang kanilang amo, no? Itong kasi, si Kibuloy pa naman daw, yung siya yung may-ari ng sanlibutan, di ba? Maraming naniniwala dyan ng mga followers niya, di ba? Tuwing nagsasalita kasi yan, no? Nagpapalakpakan yung mga followers niya, o baga, ito kasunod niya, tuwing sinasabi niya, di ba? Nung sinabi nga ni Kibuloy na ako may-ari ng kaluluwa nyo, na daming, maraming nagpapalakpakan, natutuba dun sa sinasabi niya. Ano pa kaya itong si Risa, ipapa-aresto niya ito? So magagalit talaga itong mga supporters niya. No? At saka doon pa lang, dito doon sa unang pahayag ni Risa Ontiveros, makikita mga kabanat na nanghihikayat siya, hinihikayat niya, no, yung mga kasamahan niya na sinabi niya parang pang-insulto daw yung sinabi ni Kibuloy doon sa yung parang naging yung ginawa mang hearing na parang tinatalian ang kamay, no? At parang boxing, no, na tinalian ang kamay at parang basketball na walang roles itong ginagawa ng mga senador kapag nagkaroon ng pagdinig. Sa palagay ko may doon pa lang, palang ko may punto din naman si Kibuloy. Siguro ito'y hakbang para baguhin din ang sistema ng pagdinig sa Senado. Kasi nakikita mo naman mga kabanat, tuwing pagdinig sa Senado, nakikita natin dihado talaga yung mga resource person nila. Resource person ka, hindi ka pwede mag-suggestion dyan. Try mo suggest, no? Subukan mo magbigay ng opinion. Halimbawa, ako tinatanong mo, tapos try mo counterin o pangaralan itong mga senador. O talaga, may kalalagyan ka dyan, no? May kalalagyan ka, hindi ka talaga nila, no? At kung ano ka nila talaga. Itong mga senador, hindi mo pwede ito mo pagpapangaralan. Hindi yan mga pwede maka... Kailangan, pag nasa Senado ka, ikaw yung napinakababa, hindi ka pwedeng, oo, papangaralan mo yan. Naman, mayroon ako nakita niyan eh. Nagagalit siya dahil nga tila pinangaralan siya ng isang resource person. Di ba? At saka, siguro baguhin din yung sistema, no? Na yung tinatanong nila, ang isasagot, yes or no na lang. At parang minsan, hindi na masyado nila, lalo na kung kita. Ito, nangyari kay Ka Eric, nakita nyo? Na-contempt si Ka Eric eh. No? Nakulong si Ka Eric at saka si Badoy dahil yan dyan. Dahil sa mga hindi nagustuhan ng ilang mga congressman yung mga sagot. No? Kinulong nila. Samantala hindi nila tinignan yung katotohanan sinasabi ni, ano, ni may kaugnayan din kasi ito. Yung na-issue kay Badoy, may kaugnayan din dito kay Risa. Eh, kasi nung nag-hearing yung si Kongreso, nag-hearing din Senado. No, ang tira lang kasi sa Senado, ito'y more focus dito si Risa Ontiveros po patungkol kay Kibuloy. Itong Kongreso naman focus 'yan para sa prangkisa ng SMNI. 'Yun nga nanadali doon sila ni Badoy mga kabanat. So 'yun, ang dapat din sigurong baguhin. Talagang sa akin lang may punto naman talaga doon si Kibuloy, eh, yung ginawang sinabi niya na parang boxing na nakataling pa. Ang hirap ka talaga, ang hirap pumunta sa Senado, 'di ba? Mahirap talaga, parang mas maganda pa ipinatawag ka ng Korte Suprema. Pwede malaya ka pang sumagot ng gusto mo. Dito hindi ka makapagsagot, hindi mo maubos yung sagot mo, i-stop ka. Mamaya pag tinanong ka, pag sumagot ka na medyo, halimbawa, hindi naging perfect yung sagot mo para sa kanila, kukulong ka. Talaga, no? Doon naman sa 17 condition, talaga feeling ko ang 17 condition, dapat tinanggap yun ni Risa Ontiveros eh, para tapos. Siguro kung tinanggap niya, walang reason, talagang walang reason. Kasi yun naman talagang gusto ni Kibuloy, tanggapin mo yung 17 condition, tapos yung usapan. Tingnan natin kung talaga kung tinanggap niya, kung dadalo ba talaga itong si Kibuloy. Doon talaga dapat matcha-challenge nitong si Risa. Ang problema, hindi niya tinanggap eh.
ako, sinanggo. Oh, sige, tanggapin ko yan. Kung wala naman talaga akong hidden agenda dyan, oh, sige, pirmahan ko yan. Oh, ara, 17 condition. Tanggalin ko yung immunity ko, no? Tanggalin ko yung, ano, tanggalan natin ang maskara itong mga witness natin, no? Ipakita ko sa iyong pangalan. No? Totoo talaga to na mga membro mo na inaliposta mo. Totoo talaga itong babae na ginahasa mo, pinakilaman mo. O, di ba? O, pagka pinirmahan ko mo yan, o, sige, o, ano pang idadahilan ni Kibuloy? Once na nagdahilan yan si Kibuloy, pati mismo yung mga ano yan, mga aliporis niya, yung mga tagasunod niya, magagalit na sa kanya yan. Dahil yung, yun nga, yung kasunduan niya, piniyagan mo na eh. O, wala na siyang may ibang dahilan eh. Hindi na siya pwede magsasabi, o, hindi ako papunta dyan. O, kahit nagpirma ka na ng ano, yun, joke-joke lang. O di, magagalit na yung taong bayan mismo talagang gagalit yun dyan sa kanya. Dahil nga, nagbigay na siya ng condition, 17 condition, pinagbigyan mo naman, lahat naman ay inagrihan mo. Sige, nag-sign ka na na. Sige, payagan kong papayag ako sa condition mo. Umapir ka lang sa Senado sa pagdinig namin. Dahil ang amin gusto ay katotohanan lamang, malalaman namin. Yun, unot pirma ka, di. Tapos di yung dininay mo lahat, tapos sat-sat ka, ang gusto mo ay nanghihingi ka pa ng simpatiya mismo sa speaker na pirmahan na itong arrest warrant kasi pirma na lang ni speaker diyan eh, house speaker ay senate speaker diyan eh, no, na para aresto ni itong si ano Kibuloy. Feeling ko itong pag-aaresto, pag-iisipan ng 100 times yan ni Risa Hontiveros, at feeling ko hindi papayag yung senate na aresto nito si Kibuloy kasi napakalaking dagok yan, mga kabanat. Tapos taga mo sa bato, napakalaking dagok yan kung papayagan ng Senate yan na mag-aarestuhan talaga. Maniwala ka, napakalaking ano yan, napakalaking gulo yan talaga. So yan lang ating video, mga kabanat.